And guys, dito ulit tayo sa ano, sa Lipa, Batangas. Doon sa isa nating project, doon sa dito ba, sa may sapat ng St. Teres na simbahan. Yan. Gagawin natin kasi nung huli tayo nag-ano dito, nung magbubuhos pa lang na Islam, nag-abang tayo ng mga PVC para sa outlet, yung sa power layout. Then, ngayon, nakabuhos na sila. Yan. Makikita nyo. Tapos, mataas na yung kanila, ano, CXB or yung sinta. Tama tayo, mataas na. Nagawa nila, halos matapos-tapos na yung asinta, mag-header na sila para doon sa bintana. You know, ay tayo mag-header na sila. Then after nung header, magbibiga na sila. Siguro mga dalawa, tatlong batong pa ng hollow block. Then mag-aano na sila. Maglalagay na ng biga din para mapag-abang tayo. Ngayon, ang gagawin namin ni Chad, yung ating mga inabang na power layout, yung problema, binutas ni Chad eh. Nalagyan natin ng utility box na lahat para after kasi nila magbiga, magpa-plastering na sila. Ngayon, kailangan natin mauna before sila mapag-plastering ngayon. Nagawa ni Chad, ayan. Isinsin lang ano. Para ba ito may camera sa akin? Papakita lang gagawin nyo. Sira gito laging yung ano eh. Wala ka-discover. Eh. Oo nga. Yun. Babaw namin yung mga utility box. Yung utility box natin guys. Ayan. Dito sa utility box, kailangan gagawin natin. Lagi natin lalagyan ng masking tape yan. Before natin siya iba. Kasi yung thread nito, pwede siyang pag nag-plastering sila, maragyan ng semento. Yung thread niya. Kung yung tendency nun, mahirapan tayo magpasok ng screw or masira yung thread na mismo, yun, mahirapan tayo magkabit ng switch or outlet, ayun. Bali ngayon, pagkakabit ng ating, ano, ng ating purity box, ayan, ganyan lang. Chad, ito muna. Ito, hindi naman natin ito lalaliman eh. Kailangan, nakalabas pa rin itong si utility box. Mula dito sa ating, ano, CHB para hindi siya masyado, ano. Ayan, guys, hindi siya masyadong makain ng plastering or ng palitan. Hindi siya masyadong lumubog, kumbaga. Ayan, pakita mo, Chad. Yan, galing talaga ni Chad, diba? Siyempre. Ano, pare? Siyempre. And bali, ganyan lang, guys, si Chad. Magpatama. Eh, eh. Pasan po na nga, no? Nakalating oras pa. And guys, dapat ganun. Susukat nyo yung ano lang, hindi siya masyado lalampas dito para, or lulubog para sa plastering, hindi ano. Hindi siya lubog na lubog. Hindi kayo, kasi minsan may silang yung screw ng ano. Either, although may nabibili naman na ano, na screw na mahaba, yung kasama kasi yung screw dun sa outlet or switch, may silang mga pinakamahaba na 1 inches. Ayan. Pero yung may nabibili mga 2 hanggang 3 inches. Yun. Kaya, ano, kaso kaysa pabibili nyo pa may ari, kailangan. Make sure niya na, ano, yun na lang, ano, yung kasama ng screw dun sa switch at saka sa outlet, guys. Ayan. Okay na. Yan. Tapos papakita din ni Chad kung paano ikabit yan. Na Chad? Siyempre. And guys, dito, ang gagamitin ko na lang pagkakabit ng utility box. Bali, purong simento na lang. Ayan. Ito yung purong simento gagawin ko. Ayan. Ito naman pwede nyo, no? Mas maganda, binabasaan nyo to. Para kumapit agad yung simento. Kasi pag hindi ganun, minsan natatanggal yung ano, yung simento. Pagka basta nilagyan nyo siya ng semento, nabitaw yung box kasi yan, mag-abok siya. Yan, hindi agad nakakapit yung semento. Kaya babasahin nyo para mas maganda. Guys, yan, babasahin ko muna siya para, kumbaga, kumapit nga yung semento niya. Yan, tapos tsaka ako lalagyan lang ano siya ng semento. Tapos tsaka ako lalagyan yung box para ito sa inyo. Yan, lagyan muna natin ng semento siya. Yung pwede din hindi purong semento gamitin nyo, pwede yung ano, semento, yung, pero yung buhangin niya, igig or nabistay na, para kasi pag may bato, minsan tutukod itong box pag lalagay nyo, kaya mas maganda, igig or gandong puro. Tapos, pepres nyo lang. Yan, make sure nyo na pantay siya, para pagkakabit nyo ng outlet, pantay yung ating, ano, yung ating outlet or yung plate ng outlet niya. Ayan. Or kahit yung mga switch. Tapos, ayan. Ito sa inyo nalagyan. Iaangat ko siya guys. Dito. Ayan. Kahit mga 1/4. Ayan. 1/4 inch. Inyong iaangat. Para ano? Para pagpa-plaster. Panday lang siya. Ayan. Ayan. Ito nga pala yung butas ito dito na. Kasi i-elbow natin ito dito.
medyo malayo yung naging abang niya dito sa slab. Yan. Kaya gagawin natin. I-elbow natin. Actually, meron pa mga ibang PBC na sumala kasi abang, yung tama naman yung kanya abang, naging problema. Iniisid yung asinta. Pakita ko sa inyo mamaya yung iniisid yung asinta. Yun, gagawin din natin paraan yun, guys. Di mo maiwasan sa construction yung ganyan, yung mababago yung division. Kaya yung abang natin electrical kasi before pa naman magbuhos ng slab, inibang natin yun. Kaso, pag nabuhusan na yung slab, i-adjust ng konti yung division. Yun, sasala na yung abang natin ng outlet. Yung isa sa mga consequence pag nag-abang tayo sa slab ng mga gantong outlet, yan, sumasala. Kasi siyempre, nababago pa yung pwesto ng mga ano, ng... halimbawa division ng kwarto, lumalaki pa or pinapaliit na konti, ayan. And tas mas maganda, lagyan niya ng semento dito para hindi na siya masyadong magalaw kasi para hindi na siya na, kahit magalaw na magalaw, hindi na siya matanggal yan. Papaikutan natin yan, guys. And lali ganyan yan. Irikutan ko na para pagtigas. Pag matuyo na ako, tumigas na yung semento, tsaka pa lang natin siya ano, lalagyan ng PVC kasi baka pagka niligyan natin yan, pwedeng matanggal to or umangat pagawa ng malambot pa yung semento natin. Yan, patitigas ito natin kahit bukas na natin lagay yung PVC niya. Yan! Kagawa mo dyan! Yan si Chad sa taas oh. Doon nagpapatama si Chad. Yan dahil pagpapatamaan dyan pa sa taas. Chad, magtali ka sa leeg para pag nalaglag ka, nakabiting ka pa rin. Hindi ka ba nalalaglag? Balik pa, baba naman laglag. Hindi pa taas. Ako pa rin ah. Ako pa laglag. Parang hindi ka pa yata insured ah. Nandito guys sa kwartong to, halos matapos-tapos na ni Chad yung silsilin. Yan, ito, ito yung para doon sa ano, outlet tsaka cable nung ano, nung sa TV yan. Meron dyan. Tapos, dito naman, yun, umutas kasi yun, paglalagyan ng aircon yun, yun yung outlet natin para sa aircon. Bali dito kasi sa taas, lahat ng aircon, yung window type. Then, may isa pala doon sa master. Yun, sa master tsaka yun sa baba, yung ano siya, yung split type. Ayan. Chad! Okay! Patama ka lang naman eh! Ayan dito guys yung ano, yung abang nito isang kwarto naman ito, titatapos ni Chad. Yan yung pardo sa ano, sa cable tsaka sa outlet ng TV. Walis yun! Sintis na pa yan! Yan! Sam lang po ay, sam lang. Kaya napapalo ay. And guys, kanina nandun ka sa kabilang taas ah. Tapos na ba yung ano doon, yung wall lamp? Tapos na, wall lamp. Yeah. Kakalating oras na tinira yun. Kalating oras, isang dangkal? Aray ko. Aray, yan. Susunod doon, Chad, yung ano, yung outlet ng aircon. Ito, yun, nasabi ko nga, bali, tatlong kwarto, eh, di sa taas yung tatlong kwarto, halos, ano, ang aircon niya, eh, puro, ano, window type. Doon yung sa master lang ang, ano, ang magiging, split type, ayun. Yun guys, ito. Halos matatapos na naman sila ng asinta dito sa taas eh. Ayan, halos ano na yan, header na. Ayan, pagkatapos ng header na, dalawa-tatlong batong ba, biga na. Ayan, kaya hinaano na rin namin sa after nun, magpa-plastering na sila, kaya inaano namin yung abang ng ating mga outlet switch. So yung mga wall lamp, ayan. Mga switch natin guys, ayan. Halos matatapos na rin naman kami sa switch. Ito, ayan ah. Ito yung outlet, tapos switch dito, outlet. Halos lahat, matatapos na kami para pag di-plastering sila, hindi na kami makakaabala pa. And tapos dito na lang sa CR, ayan. Switch dito, tapos outlet dito sa ibabo ng, ano, ng lavatory. Or sa gilid ng lavatory, hindi mismo ibabo guys. Kasi, kaya sa gilid kami naglalagay, minsan, ano, nangyayari, naglalagay ng salamin sa harap ng lavatory, sa gabal ng outlet, kaya sa gilid, sa corner tayo maglalagay. Right, Chad? Yes. And ito, Chad, para saan to? Switch. Yan. Yan, switch ito guys, ang pataas to. Ito switch na to para din sa kwartong to, bedroom, yan. Yan. Ito na rin naman yung naibang namin, yung switch dito, tsaka outlet. Tapos,
yung panel naman ito, lahat sa baba na guys. Kaya wala tayong abag na panel dito sa second floor. Di ba, Chad? Yes! Oh. Likod pa lang! Taba na! Taba na. Guys, balik gagawa ko naman. Nagbabatak na muna ako ng wire. Ayan. Dahan ko naman siya. Ayan, dalawang dose yung ating wire. Dito. Ayan. Dito, sinabay ko na rin splash. Pero, lalagyan natin cover para pagpa-plastering nila. Hindi na magkadami yung wire natin. Ayan. Red tsaka black. Hindi niya kasi dito, line to neutral. Ito, gagawin natin neutral yung black. Tapos, line itong ito. Itong red. Yun ang gagawin natin dito. Diba, Chad? Yes. Chad, ito palang inunok na bit mo. Sala. Ano naman? Napalipat yung ano. Doon naman mapalagay sa dito. Ito mahala. Ang balda pinto. Oo. Bago ng pinto. Paisod yung pinto dyan. Dyan sa poste. Diba? Pasok natin yung wire. Ayan, parehas natin yung bebed yung dulo. Ito. Yun na yun yung wire natin. Pumasok na. Ayan. Ayan yung dalawang wire natin. Eto guys, bale. Yun na lang muna namin ng mga karton. Para ano, kahit pag nag-plastering, hindi magkadami yung loob ng utility box yan. Bigyan namin ng karton siya kahit merong wire na. Ayan. Tapos, matabunan man siya, mabilis siya makuha kasi hindi makapasok ang simento. Diba, Chad? Yes. Oh, yes naman. Si Chad na nakaisip nun. Siyempre, ako lang. Ay, ikaw mag-nakaisip nun. Kahit lagi natin ginagawa sa project na, ikaw nakaisip. Yan. Ito yung update natin, guys. Yan. Halos tapos na tayo ng abang yun natin din sa labas. Yan. So, sa CR. Yan. Tapos na tayo. Okay na yung mga switch. Yan. Ito na lang halos. Yan. Dito kasi tagal si Chad mag-plastering, mag-silsil eh. Pero halos lahat tapos na. Yan. Nagawa na lahat ni Chad. Nay, Chad, pakila ka ngayon. Dalawa? Dalawa. Dalawang piraso? Hindi, dalawang po. Oo, dalawang po. Ayan guys, alas tapos na lahat. Ayan, bali ito muna update natin din sa Batangas project natin, din sa Lipaya. Bali, maraming maraming salamat ulit sa inyo lahat. At yung ngayon lang nakapalood ng channel natin, subscribe nyo na po. And like, share, and click nyo na yung notification bell para lagi updated sa mga video na upload natin. Yes, at lagi po mag-ingat and God bless po.